Narito po naman ang sulyap sa iba pang mga balita. Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng wika, idinaos ngayong araw ang gawad sa Gisag, Quezon, kung saan pinarangalan ang mga natatanging kababaihan na nagsusulong ng pambansang wika sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga pinarangalan ng Komisyon ng Wikang Filipino, si GMA Network Vice President for News Programs at State of the Nation Anchor Jessica Soho para sa kanyang pagtataguyod ng Wikang Filipino sa pamamahayag. Nagpasalamat naman ang Batikang Broadcaster na napabilang siya sa mga kinikilala ngayong taon. Sa totoo lang din, gandang-ganda ho ako sa wika natin. Wala talagang katumbas ang ating wika dahil ito lang naman talaga ang wikang nanggagaling sa ating puso at diwa. Kasabay po nito ng malugod na pagpapasalamat ko ngayong hapon sa parangal po na ibinigay nyo sa akin at sa amin pong mga natatanging mga kababaihan. Pinarangalan din sina Justice Secretary Leila De Lima, Bella Flor Angara Castillo, Faye Hidalgo, Josette Bio, Leticia Ramos Shahani, Cynthia Villar, Governor Vilma Santos Recto, Anita Linda, Blesilda De La Rosa, Helena Benitez, Cecil Guidote Alvarez. Apat naman ang tumanggap ng gawad sa Gisag, Quezon, sina Dr. Consuelo F. Valerio, Dr. Erlinda P. San Juan, Dr. Edinelda Calvario, at Celia Diaz Laurel. At ang lupo naman ay hindi lamang basta tumingin sa background ng mga awardee, kundi sa nagawa mismo sa ground o sa larangan kanilang kinabibilangan. Patuloy ang pagsisikap ng GMA Network para makapagbigay ng dekalidad ng mga programa at pagbabalita sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman handog ng GMA sa publiko ang pagbubukas kamakailan ng originating station sa Bicol at Ilocos. Sa bisa nito, naniniwala ang pamunuan ng GMA na lalong mangunguna ang GMA Network. Luzon comprises 77% of the total TV household in the Philippines. If we become very strong and our ratings are much higher in Luzon, then our position as number one will become very, very stable. Mahigit 200 million pesos ang ibinuhos na investment dito ng GMA Network sa paglalayong mabigyan ng mga Bicolano at Ilocano ng mga programang akma sa kanilang panlasa at para mas mabilis na maihatid ang balita mula sa mga lugar na ito. The local newscasts would prioritize important local news, which could be in the top tier of developments for the province, but may not necessarily be in the top tier of events and developments nationwide. See, so that's why there is an urgent need for local newscasts. Sa ngayon, meron ng 6 na originating stations ang GMA bukod pa sa 3 satellite stations. Pero Didia, nagtatapos ang serbisyong totoo ng GMA dahil pinaghahandaan na rin ang pagtatayo ng 2 pang kapuso originating stations sa Luzon at sa Mindanao. Sa gitna ng pagpapalawig ng operasyon ng GMA 7, di na iwasang tanungin ang pamunuan ng network. Ano na ba ang nangyari sa usaping pagbili ng grupo ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan sa GMA Network? It can go either way at this point because there are still many outstanding issues to be resolved. We are continuing to talk